welcome back to my channel. So today is Friday, September 20, and I just want to share some good news with you guys that yes, makikita nyo sa channel na approved na yung channel ko for YouTube monetization. So congratulations. After almost a year of waiting, actually mag-go-on nyo na kasi YouTube like September 30, yung first ever video upload ko. So buti na lang umabot ako before ako mag-1 year. Dahil yung requirements is within 12 months lang din. So, isi-share ko sa inyo yung aking journey bago ako ma-approve sa monetization, gaano katagal, anong process, anong requirements para magkaroon ako ng ads or para ma-approve ako for YouTube monetization. So guys, nung nakaraang araw, nag-post ako sa Facebook or dun sa mga group na under review na yung channel ko. That was Wednesday. So, wala pang 2 days, na-approve na agad yung channel ko. So, last Wednesday ko lang na-reach yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hours at saka yung 1,000 subscribers para ma-review ka for YouTube monetization. Actually, yung 1,000 subscribers, medyo matagal ko na siyang na-reach, more than 1,000 na yung subscribers ko. Pero yung watch hours, dun kasi ako medyo nahirapan. Kasi, syempre, hindi naman ganun kadami yung subscribers ko at hindi ganun kadami yung tao nanonood ng videos ko. So, limited lang yung watch hours na nadadagdag every time. So, last Wednesday, doon ko lang na-reach yung... Doon ko lang na-reach yung 4,000 watch hours. And, na-reach ko siya, guys, after uploading 101 videos in total. So, sa loob ng almost 1 year, since September 30 last year, kapag upload na ako ng more than 100 videos na hindi ko namamalayan. Dahil siguro na enjoy ko yung ginagawa ko or masaya ako sa ginagawa ko. Actually, sa buong part ng pag-vlog or pag-upload ng video sa inyo, ang pinaka na-enjoy ko talaga is yung pag-edit ng video. Hindi ko alam kung bakit, pero na-enjoy ko siya. So ayun, sobrang saya ko last Wednesday nung nag-emails nakita ko na yung creator studio ko. Na under review na nga yung channel ko for monetization bilang na-reach ko na yung requirements nila. But then kaninang madaling araw like 5 AM, so technically wala pa siyang 2 days since Friday pa lang ngayon. Nag-email na sa akin si YouTube na approve na daw yung account ko for monetization. So sasagutin natin yung mga questions na nakita ko sa Facebook after kong i-post yung email na gaano daw kung katagal nag-upload ng videos, ano daw ginawa ko, paano daw ma-reach, ano daw yung requirements, etc. etc. So, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko, tips, probably tips, or yung journey ko kung paano ko ma-approve for monetization. Siguro makakatulong to if you are a new YouTuber like me, di ba, na umaasa. Marami ding talagang small YouTubers na gustong-gusto nang ma-monetize yung YouTube. Dahil pag na-monetize yung YouTube mo, that means mababayaran ka na sa mga videos na i-upload mo sa YouTube. So first is, ano nga ba yung YouTube monetization? So marami nakakaalam or marami ding hindi nakakaalam na baguhan pa lang or bago pa lang din nag-upload na mga video sa YouTube or nag-vlog na si YouTube ay mayroong monetization wherein babayaran ka nila every videos mo. Actually, hindi si YouTube yung magbabayad, si Google AdSense. So, ang ginawa ko nun is nag-create ako ng account ko sa Google AdSense. It's a separate application. Nanood ako ng mga videos kung paano ma-monetize. So, yun. Nalaman ko na kailangan mo palang mag-create ng Google AdSense. So, i-search nyo lang yun sa Play Store, yung Google AdSense. And then, kailangan mong i-link yung YouTube account mo dun kay Google AdSense. So, kapag na-link mo na yung YouTube account mo kay Google AdSense, dun sa Creator Studio mo, makikita mo na bibigyan ka na ng requirements or makikita mo na yung requirements para ma-review yung channel mo for monetization. And makikita mo doon na ang requirements is to reach 4,000 watch hours and 1,000 subscribers within the last 12 months. Meaning, for the last 365 days, or sa loob ng 365 days, dapat magkaroon ka ng 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Actually, yung subscribers, medyo madali lang ma-reach kasi meron namang marami siyang Facebook groups na pwede mong salihan, na pwedeng, alam mo yun, small YouTubers na sinusuportahan yung isa't isa. But then,
yun yung natawag nila na sub to sub or sub for sub. Hindi naman ako magpapakipokrito, pero tinry ko rin talagang mag-sub for sub. Like for the first few months na nag-upload ako ng YouTube videos. Pero guys, tinigil ko na siya kasi para sa akin hindi siya effective. Dahil maraming, as in sobrang dami talaga na hindi siya musunod sa rules or whatnot. Parami din nag-unsub at hindi naman talaga pinapanood yung videos mo. So na-realize ko na dapat itigil ko na siya or tinigil ko na talaga siya. Sobrang saglit na ako nag-sub to sub kasi and bukod sa hindi sila nagsusubscribe sa'yo or saglit lang sila nagsusubscribe after nun mag-unsubscribe na rin sila sa'yo. Plus, hindi nila pinapanood yung videos mo dahil hindi naman talaga nila gusto. So, na-realize ko or naisip ko na bakit hindi nila ako mag-upload ng videos dahil kahit papano, meron at meron talagang manonood ng videos mo, guys. At least yun, legit na manonood ng channel mo, ng content mo. At syempre, kung nagustuhan nila yung content mo o yung video mo o yung vlog mo, automatic magsusubscribe sila sa'yo. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Kaya, I think 1,100 plus yung palang yung subscribers ko. Pero, at least sila, nakikita ko na pinapanood nila yung videos ko, pinapanood nila yung vlog ko, nagko-comment sila sa mga content ko, na hindi ko sila pinu-force gawin yun. So, yun kasi yung nangyayari sa sub-to-sub. Parang pinu-force mo yung mga tao na mag-subscribe at manood ng channel mo kahit hindi naman nila gusto. So, para sa akin, mas maganda na organic yung subscribers mo. When I say organic, that means yun talaga yung mga tao na gustong manood ng channel mo at gustong panoorin yung content na ina-upload mo. So, yun. So, after mong ma-upload, let's say, kunwari na na-reach mo na yung 4,000 watch hours and 1,100 subscribers, makaka-receive ka na ng monetization. Dun sa, sa case ko, nung pagka-receive ko kanina ng email, chinek ko yung videos ko, and dun sa aking creators, not the creators studio, but YouTube, dun sa aking YouTube beta, that's a separate application na dinownload ko from Play Store, doon mo makikita, like makikita mo dun, di ba, mayroong bilog na parang globe, that means your video is public na, plus meron na siyang katabi na dollar sign na kulay. Ibig sabihin nun, yung video mo is monetized na, may ads na, at kumikita na. Meaning, babayaran na siya ni YouTube or ni Google AdSense dun sa mga ads na napupunta sa videos mo. So, chinek ko na rin yun at meron ng ads sa video ko kanina. So, natutuwa ako. Kaya, ginawa ko is lahat ng videos ko is nilagyan ko na ng ads sa gitna. Kasi kung napapansin nyo, or kung ang mangyari kasi ganito. So, kapag na-monetize na yung videos mo, automatic, magkakaroon na yan ng default ads before your video or sa unahan ng videos mo. So, ang nangyari kasi, kung napapansin nyo, kung nanonood kayo ng mga malalaking YouTuber na meron silang nagiging ads sa middle ng video, right? Sa middle ng video, so yun yung ginawa ko. In-edit ko lahat ng videos ko, ng existing videos ko, tapos nilagyan ko sila ng ads dun sa gitna ng videos. Lalo na dun sa mga mahabang videos. Guys, take note, yung paglalagay ng videos sa, paglalagay ng ads sa videos nyo dun sa gitna, like in the middle of your vlog na nagpo-pop-up na lang, malalagay nyo lang siya dun sa video na more than 10 minutes. So, kapag less than 10 minutes yung video nyo, hindi nyo siya ma-edit na maglalagay ng ads dun sa middle ng videos nyo. So, kailangan more than 10 minutes dun yung ma-edit na malalagyan nyo ng ads. So, yun yung ginawa ko kanina. And for now, wala pa ako nakikita kung magkano yung na-earn ko. Kasi makikita mo yun sa YouTube beta. Kasi first day ko pa lang naman na na-monetize. But probably this week or sa mga probably this week or sa mga susunod na araw, makikita ko na yung difference nun. So, hindi naman ako nagmamadali na, alam mo yun, na sumawa sa YouTube. Pero gusto ko lang kasing matry kung talagang nagawa ko ng tama yung paglalagay ng ads or kung nagpo-play ba talaga yung ads sa mga videos ko. So, dahil meron na nga akong ads, guys, hindi ko naman sinasabi na skip yung ads nyo. Or hindi ko naman sinasabi na huwag nyo nang skip yung ads nyo. Pero parang ganun na nga. So, huwag nyo nang skip yung ads or pag nakakita kayo ng ads sa videos ko, ibig sabihin tama yung ginawa ko. So, na-try ko sa video na to, nalagyan ng ads, and then probably I'll make another video yung tutorial kung paano talaga maglagay ng proper ads sa video once you are monetized para at least magkaroon kayo ng idea.
So next is may nagtanong kung na-receive ko na daw ba yung Google Pen, yung papel na na-receive natin. Yung mga, kung ikaw small YouTuber, of course, ang nakaka-relate ka doon. Yung papel na ma-receive mo from Google AdSense, yun yung code na kailangan mong i-type para ma-verify nila yung address mo at kung sakaling ipapadala nila yung sweldo mo sa YouTube, then ma-verify nila na ikaw yung tamang tao at dun ka sa tamang address na yung nakatira. So hindi, to answer that question guys, hindi ko pa na-receive yun dahil kanina ko lang nakita or na-receive yung email from YouTube na na-monetize na yung channel ko. But hindi ko alam kung kailan nila ipapadala. Probably this week ma-receive ko na din yun. Malamang i-vlog ko naman yun dahil I'm so excited para ma-share ko din sa inyo kung paano siya. Hindi ko, for now kasi hindi ko pa alam kung saan siya ilalagay, kung paano siya i-process yung sa pin whatsoever. So baka manood muna ako ng videos and mag-check muna ako sa online kung ano talaga gagawin once na-receive mo na yung Google pin, yung pin from Google AdSense. So ayun yung aking journey, yung aking experience sa paghihintay na ma-monetize yung aking video. Alam ko na maraming small YouTubers katulad ko na nag-aantay din ma-monetize. Guys, tip lang, tiyaga lang yan. Tiyaga lang talaga, tapos mag-upload kayo ng sarili niyong content. Huwag kayong mag-re-upload ng videos, lalo na pag copyright. Nakalimutan ko sabihin guys, pag copyrighted yung videos nyo, let's say for example, may background music, tapos na copyright, hindi nyo siya malalagyan, hindi nyo siya malalagyan ng ads sa middle ng videos. So, disabled yon. So, sayang, kung halos lahat ng videos nyo is copyrighted, hindi nyo siya malalagyan ng ads, meaning hindi kikita yung video nyo na yon. So, sayang. So, as much as possible, dapat i-make sure natin na hindi makaka-copyright yung video natin. Dapat original content, walang background music na may nagmamayari ng video. Kasi sayang, imbes nakikita yung video mo na yun or malalagyan mo ng ads, hindi mo siya may edit. Hindi mo may edit yung video. Kasi na-try ko yung kanina, meron akong dalawang video na copyrighted kasi may background music na na-capture. Tapos, na-try ko siyang edit kanina pero disabled. So, hindi ko siya nalagyan ng ad. Ang gagawin ko na lang is moving forward, dapat make sure ko na walang background music na makaka-copyright dun sa video ko para at least malalagyan ko siya ng ad in the middle of the video. Kasi yung default na yung magkakaroon ka ng ad before mag-play yung video mo, default yon. So it's your choice kung gusto mo lagyan ng ad dun sa gitna ng video mo and dun sa dulo ng video mo. So may edit mo yon. And pag gumawa na ako ng tutorial, probably this week, gagawa ko ng tutorial on how to add or how to put ads on your video. So itatry ko, pag-aaralan ko muna kung paano ko siya i-record dun sa laptop ko para at least ma-share ko siya sa inyo. So, yun lang naman yung aking experience for now. Gusto ko lang i-share yung aking happiness dahil sobrang tuwa talaga ako kanina na, alam mo yun, na-approve yung YouTube ko. Dahil ito, ginagawa ko lang naman talaga siya as a hobby. Sobrang saya ko sa ginagawa ko, masaya ko sa pag-i-edit, sa pag-upload ng videos. And na-inspire ako dun sa mga, syempre sa mga malalaking YouTubers din. At na-inspire ako sa mga story nila na, alam mo yun, kumikita sila sa YouTube. Kahit, alam mo yun, kahit hobby lang naman nila, hindi naman talaga nila professional na trabaho. Though yung iba talaga, full-time na vlogger or full-time na YouTuber. Pero ako kasi, meron talaga akong trabaho. And then ito, part-time ko lang. Kumbaga, happy ko lang to. Sobrang saya ko lang sa ginagawa ko. At hindi ko na-expect na, alam mo yun, ma-approve ako for monetization. Out of nowhere, bigla na lang mag-email na approve na ako for monetization na mabayaran ako ng YouTube na hindi ko naman talaga yun na-expect before. Dahil nga sobrang konti lang naman ng subscribers ko at sobrang konti lang din ang nanonood ng videos ko. But meron talagang videos na marami talagang manonood ng videos na yun. For yung content, I mean, yung meron talagang content na magagawa ka. For me, in my case, meron akong mga content na nagawa na, na-upload na talagang more than 1,000 yung nanood na hindi ko rin na-expect. So, I'm thinking of doing more of that kind of videos. Yung, alam mo yun, yung informative na maraming manunood at alam ko makakatulong din sa ibang tao. So,
yun lang yung aking experience for now. Malamang dun sa mga susunod ko na videos ko, yung experience ko sa pagiging monetize sa YouTube, isi-share ko rin yun sa inyo. At kapag, of course, pag meron pa rin ako nalaman na additional. Kasi for now, ito pa lang yung alam ko dahil yun pa lang yung nareceive ko ng email at yun pa lang yung ginawa ko kanina, maglagay ng ads sa video. So, yun lang yung aking video for today, guys. Basically, nag-share lang ako ng experience ko and some tips. Hindi ko alam kung tips pa talaga yun. Basta experience ko lang dun kung paano ako na-monetize, kung gano'ng katagal ako na-monetize, at kung anong ginawa ko para ma-reach ko yung YouTube monetization requirements. So, yun lang yung aking video for today, guys. If you like watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe the red button below. And I'll see you on my next video. Bye!